Okay, mga sir, as promised, gagawa ko ng short vid tungkol dun sa setup para sa paint photography. So first, ang kailangan natin is yung ating black backdrop. And then, lamp. Dun sa actual photos na pinost ko, tatlong lamps yung ginamit ko dun. Tapos, hindi ko familiar ko ang tawag dito eh. I think droplets yata ito. Whoop! And then, paint, any water-based paint. So, meron akong green and red. And then, meron tayong extra kailangan dito, yung pang-focus. Hang on. So, ito. Ito yung gamit ko. A piece of balinghanger. Okay. Tapos, ang gagamitin ko camera is yung aking Nikon D810 plus 24-70 na lens. So, mag-work kahit yung mga telephoto. Like, kung DX kayo ang gamit nyo, like yung 55-300, or kung meron kayong mga prime lens na medyo mahaba yung focal length, mas okay. Kung meron kayong macro lens, mas okay. So, suggest ko lang gagamit tayo ng trigger para matimingan natin yung pag-drop ng paint dun sa water. So, yeah, ganun lang siya kasimple. So, una-una, gagawin natin is yung focusing. Okay? So, I usually shoot pag nagla-live view ako. So, una, mapansin nyo, nasa aperture priority. So, yan, kunyari, dyan yung focus ko. Gusto kong dyan mag-focus. Gagawin ko, ilalagay ko tong stick. Reminder, kung saan nyo ilalagay yung stick, dun dapat mag-fall yung dun mag-fall yung paint. Hindi exactly doon sa mismo kung saan yung pinocus, like mga ilang millimeters pa sa likod ng stick, kasi kapag nag-drop yung tubig, pag nag-drop yung paint sa tubig, mag-expand siya. So kapag doon yung siya inexacto sa pinaka saan kayo nag-focus, makakakuha kayo ng picture pero blurred, kasi nga nag-expand siya, so mag-out of focus yung focus mo kasi nag-expand yung paint. So mas okay na medyo like kung dito yung pinaka-focus mo, dito ka maghuhulog ng paint, like mga 10 mil from where ka nag-focus. So usually ang ginagawa ko, may palatandaan ako dun sa aquarium kung saan ako nag-focus, and then may palatandaan din ako kung saan ko i-drop yung paint. So paano kayo mag-focus? Paano ba ito? For example. Ayan na yung mag-stable. So, una. Okay, yan. For example lang naman, mga sir. So, kunwari, dun ko i-drop yung paint. So, una kong gagawin yan, papansin nyo, manual auto. So, naka-auto pa ako niyan. So, ang gagawin ko, ipo-focus ko siya in auto. And then, ilalock ko to. Lock yung focus. And then, to-turn off ko yung auto to manual. Ayaw. Ayan. So, dyan ka na. Naka-fix ka na. So, once na i-drop mo yung paint, like for example, magda-drop ka ng paint, dire-diretso na yung pag-drop mo ng paint. Click ka na lang ng click hanggang sa makakuha ka ng tamang shot na gusto mo. Reminder lang, yung height ng water, ng tubig, depende yan kung gaano bubuka yung kung gaano mag-expand yung paint mo. Kapag masyadong mataas yung tubig, bago pa dumating dun sa gusto mong spot na kumuha, minsan nag-expand na siya na sobra. Meron naman na
depende. Well, pwede mo siyang gamitin kung ganun ang type mo. Or meron naman na papalabnawin mo ng medyo konti yung paint para pag drop niya sa water, cloudy. Yung minsan, meron pa akong ibang mga shots na ipopost, nilagyan ko siya ng thickener. So, pag drop ng paint sa tubig, para siyang cloud. So, isa pa yun sa mga ipopost ko soon. So, yep. So, at least somehow, nag-gets nyo yung, sorry, manginig. Sorry. At least somehow, na-gets nyo yung setup. So, yung lamp, dyan nyo lang siya isi-setup sa baba. Tapos yung, ingat lang kayo sa paggamit ng mga paint kasi, tawag nito, napatakan yung isa kong lens. Medyo careless ako eh. So, yan. Yan lang siya mga sir. Pwede kayong gumamit ng kahit anong pang focus. As long as makapag-focus kayo na maayos. And then, ilock nyo yung focus. And then, turn to manual focus para hindi siya, kada click nyo ng shutter, nag-auto siya. So, yun yung approach ko dun sa paint photography. If mayroon kayong any other additional tricks, well, i-comment nyo na lang para matuto tayo. Okay, yun lang mga sir. Salamat!